buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sabay, opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masigip, palagay internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama. Wag mo sabihin radyo, sabihin mo 106.7 Energy. Noon, ang simple lang sa isang pihit, sumasayang buhay ngayon. Energy FM. Huwag mo'y sabihin, radyo. Sabihin mo, energy. Hi, pangga! Huwag mo'y sabihin, radyo. Sabihin mo, hello, 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 and welcome back! Welcome back sa ating hot stories. At dahil dyan, mainit pa rin po ang inyong pananghalian. Oo, sa lahat ng mga nag-iinit sa mga oras na ito sa labas. Kasi sa karinderya sa labas kumakain, nag-i-enjoy kayo sa pagkain pero naiinitan kayo, di ba? Pero okay lang yan, as long as nag-i-enjoy ka, carry na din. And live na nga po tayo sa ating fanpage, Energy FM. Hanapin nyo lang po yan on Facebook, ang Energy FM 106.7. At syempre, ganun din po ang DJ Kara fanpage, DJ space K-A-R-A. Yan po ang aking fanpage. I-like and share nyo na po yan ang bonggam-bongga. At dahil dyan, tumawag na kayo, 721-2429. Yan po ang ating hotline kung saan pwede ka mag-share ng mga kakaiba mong storya, mga maiinit mong storya sa buhay mo. Handang-handa akong pakinggan yan ang bonggam-bongga. At eto na nga, oo nga, this is it, pansit. Oo, babati na ako sa mga hindi ko nabati dahil sa sobrang dami nila, natatabunan na po. Yan, so pasensya na po kayo ha kung talagang hindi ko lahat mababati. Pero na-appreciate ko po kayong lahat, lahat ng mga nagme-message, nagpapabati. Pasensya na talaga kayo, pagpasensyahan nyo na. Sobrang dami lang po talaga. Hindi ibig sabihin yan, maraming sumusuporta. So, thank you. Ayan, hello po kay Jonna Almanzor. Ayan, babatiin ko lang lahat ng mga nanonood ngayon ha. Sa Facebook Live muna tayo. Kay Francisco, kay Amparo, kay Aitek, tatawag nga ako, sabi ni Johnson. Oo, sige, tumawag ka. Basta bawal muna ang yaw-yaw sa mga oras na ito. Tumawag po kayo at mag-share kayo ng maiinit niyong storya. Ganda naman this girl, sabi ni Tin Monreal. Uy, thank you so much naman. Si Kay Francisco, miss you and love you, Ate Ka. Thank you po sa inyong lahat. Sino pa? Ate Jocelyn, hello din po. Ayan, sino pa ba? Lahat ng mga nanonood ngayon at nakikinig. Hi, Ate Kara, ganda mo po. Darmina de la Cruz. Ayan, thank you so much. Kung wala na pong tatawag, ibabasahin na po natin ang ating mainit na story ngayong tanghaling ito. Kung ready na po kayo, teka, i-off ko muna yung landline, ha? Ay, meron tumawag eh. Sige. I-entertain natin to kasi color to. Ayan, wala. So, binabaan niya ako. O sige, dahil dyan, hindi muna tayo tatanggap ng tawag kasi babasahin natin ang ating malupitang istorya. Dear Ate Kara, ako po si Michael. May trabaho na po ako, okay naman ang career, may pera, kaya lang po may kulang sa buhay ko. Ang kulang po sa buhay ko ay love life. Hindi ko po alam kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin akong love life. 5 years na po ang nakalipas nung magkaroon ako ng girlfriend. At siya po ay si Dayan. Si Dayan po naging girlfriend ko dahil lang sa mga tuksuhan ng mga kaibigan namin. Hindi ko po alam kung bakit nagtapos din agad ang aming relasyon dahil wala naman pong third party.
Naghiwalay lang po kami dahil sa time and distance. Kasi noong mga time na yon, nasa province siya at ako naman nasa Manila. And siguro, hindi lagi nagtutugma ang time namin kapag magkikita na kami. Hanggang sa nanlamig kami sa isa't isa. At eto na nga po, Ate Cara, sa 5 years na wala po akong karelasyon, ang lungkot ng buhay ko kahit may pera naman ako. Hi, totoo nga pala yung sinasabi nila na lagi ka nalang naghahanap sa buhay mo na parang hindi ka makontento. Pero ako po kasi, Ate Cara, gusto ko na pong mag-settle down. At eto na po ang highlight ng aking story. May highlight pa pala. One time po ay nagpunta po ako sa isang bar kasama ang mga tropa kong lalaki. Tapos po noon, may nakilala po akong girl sa isang bar na nakrushan ko po agad. Hindi ko po alam kung anong meron siya. Sobrang ingay po niya. Pero kalog at cute. Pero wala po siya sa standards ng babaeng hinahanap ko. Pero minsan nga sabi nila, kung ano yung ayaw mo, yun ang mapupunta sa'yo. Eto na nga po, Ate Cara, nilapitan ko siya at nakipagsayaw ako sa kanya. After po nun, lagi na kami nagde-date at nagkikita. Ang pangalan po niya ay Joanna. Si Joanna po ang madalas kong makasama. Sabi ko nga po, 5 years na akong walang karelasyon. Kaya kung pwede, siya na lang. Wala namang problema sa akin dahil gusto ko na ring mag-settle down sana. Pagkatapos po nun, Ate Cara, yung madalas naming pagdi-date ay nauwi sa isang malupitang date. Alam niyo na po siguro ang ibig kong sabihin. Nag-date po kami sa isang lugar na walang bintana. Ang malupit, Ate Cara, sa 5 years na hindi ako nabobroken hearted. Kay Joanna po ako na broken hearted. At alam niyo po ba kung bakit ako na broken hearted? After po nung may nangyari sa amin, inamin po ni Joanna na ang dati raw po niyang pangalan ay John. Ate Cara, para po ako nagkasakit ng mga oras. Para po ako nagkasakit ng mga oras na yon. Para po ako na ICU. Dahil hindi ko po nahalata na ang dating Joanna ay John sa totoong buhay. Okay lang naman siguro, Ate Cara, kung sinabi niya nung habang nagde-date kami. Kaya lang hindi eh. Inisahan niya muna ako. At yun po ang pinakamasakit sa lahat. Yung naisahan ka ng tao at hindi mo na alam kung paano mo pa nga naman tatanggapin ang katotohanan na lalaki po si Joanna. Ate Cara, nagte-text po siya after may nangyari. Nabulol ako, sorry. Ate Cara, nagte-text po siya after nang may nangyari sa amin. Hindi ko na kaya. Sorry. Nasa program nga pala ako. Sorry, hindi ko na po kinaya yung tawa ko. Nagte-text po siya. Ang hindi ko po kinaya kung bakit hindi po niya napansin na busit na ako sa kanya. Akalain niyo po, ang text po niya sa akin, Michael, tara, lambingan ulit tayo. Na parang walang nangyari at parang hindi niya ako na-hurt sa ginawa niyang pagsisinungaling. Ano po ba ang dapat kong gawin, Ate Cara? Suntukin ko na po ba siya sa buisit ko sa kanya? Suntukin ko na po ba siya sa buisit ko sa kanya? Hay, pasensya na po sa aking na-share. Talaga lang pong bad trip ako. Nagmamahal, Michael.
Ay nako, hindi ko rin kinaya yung story ni Michael. I feel sad for him, pero natatawa din kasi ako. Kasi alam niyo kung bakit, halatang halata kasi yung bad trip, kung paano niya tinipe yung letter niya, yung chat niya, di ba? Sino ba namang hindi mababad trip doon? Sige nga kayo, halimbawa kayo, nai-inlove na kayo, crush na ng isang tao, tapos may magugulat kayo, may kagimbal-gimbal na katotohanan. Tapos doon pa mismo aaminin kung kailan, alam niyo yon yung wala kayong mga saplot, after niyo maglambingan, magyakapan, mas biglang nga sabihin niya, di ba? Ini-imagine ko lang kasi, paano niya sinabi kay Michael, ni Joanna, na sabihin niya, Michael, ako pala talaga si John. Pero yung totoong John, natutulog pa ngayon eh. Nagpapagaling dahil nag-sauna kagabi tsaka nag-massage. Oh, alam na yun kung sino dyan tinutukoy ko. Ayun na nga, well, alam nyo, wala naman dapat masama kung halimbawang, ayun yung katotohanan talaga. Wala naman tayong mababago sa katotohanan. Kung si Joanna ay dati talagang si John, di ba? Wala namang masama doon. Naging masama lang sa kwentong to, naging bad lang siya kasi hindi niya inamin yung katotohanan kay Michael. E paano kung hulog na pala talaga si Michael sa kanya at hindi naman siya yung tipo ng tao na malawak agad yung pangunawa na, o sige, walang problema, okay lang. Kasi ang tao, iba-iba yan eh. May mga tao na madaling mag-accept ng mga bagay-bagay. May mga tao na mahirap at saka depende rin sa sitwasyon na kaya nating tanggapin. Iba-iba ang effect sa bawat isa. So yun yung pinakamasakit sa lahat na kung hindi niya kayang tanggapin yung ganung bagay pala, tapos doon niya lang nasabi, tapos ang nakakaloka pa, nag-aaya pa ulit. Feeling ko naging insensitive doon si John or Joanna, este Joanna, sa part na yun. Baka dahil din sa'yo, Michael, hindi mo rin sinabi na frustrate ka sa ginawa niya. Baka dinedma mo lang after nung chok-chok chenis eh. Uwian na agad kayo, hindi mo na kinausap. So hindi niya rin nalaman kung ano bang nararamdaman mo. Kasi kung alam niya na galit ka sa kanya or nagtatampo ka sa kanya, hindi na yun mag-aaya, di ba? Pwera na lang kung manhid talaga siya. Diba? Pero yung mga ganyang pagkakataon, sana, yun ang pinagkaiba. Dapat tayo, naging expressive din tayo minsan sa feelings natin. Kaya lang, baka hindi kita masisisi, Michael, kasi natulala ka. Kumbaga na stroke ka sa nalaman mo, hindi mo na alam paano magre-react. Minsan ganun eh, sa sobrang, ha? Hindi ka na makapag-react, tulala ka na lang, namumutla ka na lang. Pero, kailangan niyang malaman na ikaw ay na-frustrate sa ginawa niya na dun niya lang inamin, diba? At huwag mong suntukin. Kasi nakakaawa naman kung susuntukin mo siya dahil nandun. Hindi naman niya kasalanan kung dati siya ng lalaki, di ba? Kaya ang gawin mo na lang, kausapin mo na lang siya na maayos kung talagang hindi ka ready na ibigay ang sarili mo sa kanya. Sabihin mo na lang, John, Joanna, pasensya ka na, pero hindi ko kaya. Di ba? Hindi ko talaga kaya. So, huwag mo na ako i-text ng mga ganyan. Di ba? Kaysa mabad trip na ako sa'yo. Hindi ko kinaya. At dahil dyan, sana nag-enjoy kayo sa story. Sana may natutunan kayo na kapag ganyan yung mga pagkakataon, ay please lang, umamin kayo. Alam nyo, laging honesty is still the best policy. Kahit masakit pa yan or natatakot kayo, kailangan nyo talagang aminin kasi in time, malalaman at malalaman din ang katotohanan. So sabihin nyo na lang para wala kayong tinatago-tago at dinidibdib na masakit. Kasi masakit yan habang tinatago-tago mo eh, di ba? At dahil dyan, ako maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng mga sumama sa atin. I-like and share nyo po ang mga fanpage namin lahat dito sa Energy FM. Energy FM, please like and share our fanpage. Ganun din po on YouTube, please subscribe and click the notification bell para ma-notify ka tuwing may upload. Kasi pag hindi kiniklik yung bell, wala, hindi kayo ma-notify. Subscribe lang, ganun lang. So ayan, hanapin niyo po yan on YouTube, Energy FM, Road to 100K. Ako din po, subscribe niyo na po ako, Gandang Kara. Yan po ang aking YouTube channel. Ang aking Instagram, Gandang Kara din. Gagawa pa lang ako ng Twitter kasi ilang beses akong nahack. Oo, and aking fanpage po, hanapin niyo ako on Facebook, DJ space K-A-R-A, DJ Kara. Dahil dyan, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. Dahil sinamahan niyo po ako hanggang sa oras na ito. Sana huwag po kayo magsawa. Bukas ulit, Friday. Uy, ayan, Friday. It's Friday na naman. Ang bilis-bilis ng panahon. Next week, kaarawan ko na kasi Independence Day na. Magtatago na ako. Hindi, charot lang. Hindi ko po alam kung papasok ako nung birthday ko. Hindi ko rin alam kung anong ganap. Bahala na po. Pero mga 75% na siguro hindi.
Oo, kaya bumawi na lang kayo sa ibang araw, ganun. At dahil dyan, maraming salamat po sa aking pagbabalik. Kasama ko po si Lindsay. Abangan niyo po yan. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumama. Ako pa rin, si Kara, ang nag-iisang chicks ng radyo. Wow! Dito lang sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. Radyo!